pupunta pa lang ako ng market pamaya-mayang konti pag dumating yung aking panganay na alaga. Actually guys, itutur ko kayo sa kwarto ko. Sana itong kwarto ko is matuwa naman kayo kung mapanood nyo kung anong meron dito sa kwarto ko bilang isang katulong. Ano ba at talaga ang itsura ng katulong, kwarto ng katulong sa yung mga nang katulong sa ibang bansa. Kwarto ko talaga, masasabi ko, sobrang makalat. Aminin ko yan, sobrang makalat. Kasi yung kwarto ko, ang kwarto namin dito, halos pare-pareho yung laki. Tatlo yung kwarto dito sa bahay. Pare-pareho yung laki. Ang problema nga lang, dahil mga bata, lumalaki na, ang mga bossing ko, hindi sila nagtatapon ng laruan. Kaya hindi dito pa. Tapos yung mga memories ng mga kabataan, yung mga babies, yung mga memories nila, is tinatago. Para dyan, o, sa kabinet na yan, nandiyadyaan lahat. Kaya, ano, sa akin naman walang problema kasi ang importante sa akin is meron akong kwarto, may sarili, meron akong privacy, ganun. Tapos dito naman sa ano ko, kasi wala kaming balcony. So ngayon, ang ginagawa ng paraan dito kasi sa Hong Kong is merong mga ano, mga stick-stick, pinag-ano yan. Ganun talaga sila dito, meron silang ano yung sinasabit sa bintana, ganun. So nandito yun sa kwarto ko. Aaminin ko, ang kwarto ko, pag winter, sobrang lamig as in. Pag summer, parang oven sa sobrang init. Gusto lang lang nila amo is ano, nila bossing is kailangan sahig, walang buhok. Yun lang. Kailangan, importante, walang ibang linisin kundi sahig. Ganun. Sahig talaga dito. Parang stock room na siya, diba? Andito lahat ng mga gamit ng mga bata. Kumbaga, lahat ng mga gamit ng mga bata, yung kanilang mga damit araw-araw. Lahat nandito sa aking kwarto. Kaya, itong kwarto kong ito, kahit may privacy ako, meron akong sariling, yun ang nga, ganito, ganun. Hindi ako naglalock na pinto. Kumbaga, anytime sila pwedeng pumasok. Kasi, wala silang binawal sa akin. Walang binawal, kahit ano. Ang ano lang sa amo ko, ayaw lang nila talaga na malate ang uwi. Yun talagang pinakaayaw nila. Kasi, ang kinakatakot nila kasi, baka may mangyari. Kasi, yung iba kasing mga, ano, mga amo, pinapabahinahayaan nila na umuwi ng 24 oras. Yung iba kasi, sinusunod talaga na ang day off talaga ng isang katulong is 24 hours. Pero, hindi naman pwede yun. Alam naman matulog, diba? So, ang ginagawa, meron talaga akong, ano, meron talaga akong curfew time. So, hindi nga nasusunod yun eh. Kasi, gusto ko maagang uwi. Ang curfew ko is before 10, ganun. Late na yung ano, late na yung basta mga ganun. Tapos ang uwi ko naman alas 7 nandito na ako sa bahay. Alam mo kung bakit? Anong gagawin ko sa labas, 'di ba? Ayoko ng chismis. Ayoko nung ganun, kaya ang gusto ko pag uwi ng bahay, ang mga bossing ko kasi hindi sila yung ano sinisilbihan. Ayaw nila yung ganun. Pagdating ko ng bahay, malinis. Naglilinis sila, pareho mag-asawa. Naglilinisan, naghugas ng plato. Walang kaartihan. Tapos, basta ang sa kanila lang is, ang ginagawa ko lang kasi is, pakain lang sa mga bata, plancha ng uniform nila, ganun. Tapos, mga bata. Tapos, yun lang. Tapos, market. Ang baba ko, guys, araw-araw, nasa 12. 12 times ako ng baba araw-araw. Everyday yan. Kaya, sa awa ng Diyos, mataba pa rin. Ganun, mataba pa rin ako sa kakalakad, siguro nahiyang na talaga sa kakalakad ganun. Kaya salamat sa panunood guys, I love you all. Salamat sa bagong subscriber o hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, to click the subscribe button below and also the notification bell for you to notify my next video.